Huwag mo nang budulin si Inday Sara. Huwag ka na magdrama, may paiyak-iyak. Aray. Kunyari, kaibigan mo siya. Diba? At ikaw naman, Inday Sara, na. Huwag ka nang magpabudol muli. Ikaw na rin mismo, nagsabi ka na never, no more, or never, Marcos, no more, Marcos. Si Aimee ay naglalaro. Okay? Kasi mga palangga, bago ko inirelease ang video nung July 21 dito sa Los Angeles, ay alam niya, hindi niya lang napigilan, hindi niya lang nakuha ang kopya. Hindi lang niya nakuha personal. Kung siya ang unang nakakuha ng personal, wala tayong nailabas. Huwag na tayong maglokohan. At ikaw ay miulitin ko, lumuhod ka kay Pangulong Duterte, ginamit mo si Sara, Inday Sara, para huwag mapangalan ng pulmoronic ang kapatid mo. Sabi na nga ba eh. Nag-text ka rin, nag-usap tayo noong tuog Agosto na tinatanong mo na may sinusumbong ako sa'yo, di ba? Na yung aking kaibigan ay may gagawing video na pasabog o bonggang-bonggang revelasyon patungkol sa kapatid mong Adictos Benedictos. Ang sagot mo sa akin, ano yun, Maharlika? Yung pagpapabili ni Lisa Satanas ng S o ng asin? So alam na alam po ni Aimee Marcos na si Bangag Jr. ay bangag. Then alam din ni Aimee Marcos na ilalabas ko, at alam ng mga nakapaligid sa kanya na ilalabas ko ang video na authenticated sa dalawang bansa, at dito sa ang isang bansa ay dito sa Amerika at ang isang bansa na nag-authenticate ay sa Asia. Okay? So si Aimee Marcos ngayon ay naglalaro. Okay? Ngayon pag-uusapan natin kung ano yung strategy na ginagawa niya na kunwari ay labas siya sa picture ng slate ng kanyang kapatid na bangag. Gusto ko magpakahinahon, Senator Aimee, hindi kita titirahin ng personal. Titirahin kita ng bonggam-bongga sa iyong pagiging manggagamit. May mga hanash ka in the past na sinasabi mo, minabuti kong tumindig mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking kapatid para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. O, di ba? Ang tunay na kaibigan, ito yung tatawag mo si Inday Sara. Di ba? Yan ang kaibigan mo. Pinili mong wag tumindig mag-isa. Hindi. Ang pagtindig mo ay isang kaduwagan at pagtatraidor sa bayan. Ulitin ko, ikaw na rin mismo ang nagsabi na ang kapatid mo ay pinapaligiran ng demonyo. Kung pinapaligiran ng kapatid mo ng demonyo, which is true, at siya mismo ang kapatid mo ay isang demonyo na pinapayagan ng asawa niyang mag-kidnap ng dalawang batang menor de edad na hanggang ngayon hirap na hirap o hiwalay o iniwalay sa ina ang dalawang bata. Pinayagan mo at kinukonsinti mo ang kapatid mo na magnakaw sa loto, magnakaw sa Bureau of Customs, magnakaw sa flood control. Kinukonsinti mo ang kapatid mo na magbayad ng duran-duran. So hindi ito para ilagay yung mga eklabush mo na gusto mong manindigan mag-isa kasi ayaw mong mailagay ang kapatid mo sa alanganin at ang mga tunay mong kaibigan. It's all BS. Ito'y paglalaro sa taong bayan at pipilitan natin gisingin ang taong bayan sa iyong kahanasan ngayon. Okay? Nag-statement ka. Basahin ko muna ang statement ni Aimee Marcos. Ang statement mo at video-video drama eklabush, wala tayong maglokohan, Senator Aimee. Hindi ka naman nanalo. Pag hindi nyo dadayain ang eleksyon dahil si Lisa Tanas at ang kapatid mo ay kasabwat ang mga mandaraya, okay, dyan sa COMELEC, hinding-hindi ka na muling mananalo pa. Bakit? Okay, mamaya tatalakayin natin, babasahin ko muna yung iyong kahanasan dito. Ano sabi niya dito? Alright. Okay. Aimee Marcos. Asa na yon? Yung hitag. Ito pala. Dali lang. Okay.
Ang sabi ng Hitad, alright, pati si Ping Lacson ay nag-independent na rin. We'll talk about Aimee muna. Okay, ang sabi mo, taos puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila na ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y ipinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Sino ba yung sinasabi mo na sa kabila ng galit at labis ng kalupitan ng ilan? Diba? Are you talking to your in-law na Judas, na Satanas? Ang dami mong pasakalye, ginagamit mo yung taong bayan. Sabi ko nga, kung hindi nyo dadayaan ang eleksyon, hindi ka na mananalong muli. Alright? Sabi mo pa, maraming salamat din sa NP, Nationalista Party, at sa aking mga kalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin, naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon na nakalipas ngayong araw mula nang pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Ano yung mga aral? Yung bang dikta? Anong aral? Yung mga aral na kababuyan? Ang aral na panggigipit sa mga kritiko katulad ng ginagawa ng kapatid mo na minamana ng kapatid mo yung mga pangit na ginawa ng nanay at tatay mo nung panahong yun na tama ang mga dilawan na ang pamilya nyo ay diktador, kawatan, uubusin ang pera ng bayan? Wala na kayong kredibilidad. Although nakipag-alyado ang mga dilawang mga walang kredibilidad ngayon na dumidila sa kipay ni Lisa at sa pototoy ng kapatid mo para magkaroon ng kapangyarihan at pera, isusinusukan na kayo ng taong bayan. Even ang kaibigan mong si Sara Duterte, inday Sara, ay mismong nagsabi na no more Marcos, never again. Pinagsisihan niya dahil binudol mo siya. Itong mga strategy na ginagawa mo, ngayon, isa-isahin natin. Sabi mo, kaya bilang isang panganay, pinili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala na dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Julul, bilang panganay na kapatid, okay, sabi mo, hindi ka lang sumisilbi sa kapatid mo bilang panganay, senador ka, at ikaw ay nagpapa-eklabush na para ka sa bayan. Notre ban ek-ek ganyan. Hindi ka dapat, di ba? Hindi mo dapat kinukonsinti ang kapatid mong adik, ang kapatid mong bangag at buong pamilya niyang bangag. Huwag mo nang gamitin yung taong bayan na sabi mo bilang panganay, pinipili mong manindigan malaya, matatag, tulad ng tatay mo na walang dapat kinapapin kundi sa bayang Pilipino. The moment na hindi mo sinasabi sa buong bayan, sa buong mundo na alam mo na ilalabas ko ang medyo noong July 21 at tinanong mo sa akin kung si Lisa Tanas ba ay nagpapabili ng shab-shab. At alam mo na ang kapatid mo, sinasabi mong napapaligiran ng demonyo, ni hindi mo maboljak ang kanyang asawang magnanakaw, kidnappers, lahat na, smuggler, lahat na. Pagtatraidor sa taong bayan yan, bilang isang supposedly senador, lingkod bayan, nakikita ng dalawang mata mo na ang pamilya ng kapatid mo ay inuubos ang kabanambayan, ayaw tigilan ang kabanambayan, tapos ikaw ay mag-playing safe lang, ibig sabihin ikaw ay traidor sa taong bayan. Pinapayagan mo ang part 2 na dictatorship ng demonyong kapatid mo. Kaya itigil na itong mga kahanasan mo, ay may kasinungalingan. Sabi mo, hindi madaling tumayo mag-isa sa kampanya at sa politika. Julul, hindi totoong nag-iisa ka. Ito'y lahat drama nyo lang. Para kunwari, okay, tapusin ko muna statement mo bago ako mag-comment-comment. Okay? Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lacay na ginugunita natin ngayon. BS! Minabuti kong tumindig na
mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay na kaibigan. Ayun na nga, 'di ba? Gusto mo lang o Marte na kunwari lalabas ka dahil bunga bagsak ang popularidad ng kapatid mong Adictos Benedictos na naiiwan ang mga residue dito sa nguso niya dahil sa kanyang pagiging Adictos. At recently nga, yung abutan ng pin daw, pero, you know, dahil ang abutan ninyo ay suspicious. Na-explain na natin yan at kaduda-duda na baka sa ilalim ng pin ay may nakaipit na ilang gramo ng pulboron. Dahil ang kapatid mo sanay sa patagong abutan ng ipinagbabawal na white powdery substance. So ngayon, o pulboron, ang sinasabi mo, pinipili mo lang na manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo. Kailan ka naging matapat sa taong bayan? Kung hinahayaan mong mangidnap ng mangidnap si Lisa Tanas, hinahayaan mong magpanalo ng pagpanalo ng loan vetor, hinahayaan mong tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa Bureau of Customs, tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa lahat ng ahensya ng gobyerno, tuloy-tuloy ang panggigipit, tuloy-tuloy ang mga ayuda instead na livelihood program dahil sa ayuda ninanakaw nila ang mga ayuda, kailan ka naging tapat? Tapusin natin ang hanash. Okay? Alright. Bit-bit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino, mga batas na aking alay sa taong bayan at katotohanan, hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Kung may prinsipyo ka, pinanagot mo ang kapatid mo. Okay? Ang pamilya mo sa pagnanakaw sa kabanambayan. Pinanagot mo si Lisa sa kidnapping, sa smuggling, at ang kapatid mo sa pag-a-appoint kay Michael Ma at na isinekreto sa taong bayan. Ito ay mga kasinungalingan. Ito ay isang kadyutahan. Dahil alam mo ang video, ulit-ulitin ko, alam mo ang video bago ko inilabas. Huwag tayong maglokohan, I mean. Hindi ka mananalo muli kung hindi nyo dadayain ang eleksyon. Alright? Sabi mo pa, mga batas ng aking maglingkod sa bawat Pilipino na walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana ipatuloy nyo akong unawain at mamahalin. Bullshit. What is this strategy, mga palangga? Okay? Itong ginagawa ni Amy Marcos ngayon, mga kababayan, ito ay what? Ha? Ito ay what? Taktika niya. Dahil nga sukang-suka kayo dito sa kanyang kapatid at sa kanilang party, 'di ba? Dahil nga Adictos Benedictos, gusto niyang i-win ang heart ng mga Duterte supporters at iba pang or yung mga tiyatawag na iba mga swing voters. Gusto niyang i-win na oh, kung galit kayo kay Bangag o sa mga party niya, ay si Amy kasi nag-iwalay, nag-independent siya, di ba? So, ang eksena niya, di ba? Kunwari, nakahiwalay siya sa kapatid niya. Kasi nga, yung kapatid niya ay sobrang sirang-sira na sa taong bayan. Pinipilit na lang, binabayaran na lang ang mga mainstream media, pinagtatakpan ang mga issue katulad ng flood control, smuggling, at lahat ng kababuyan, pati yung duran-duran na yan, di ba, pinagtatakpan na lang ng mainstream media dahil bayad ang mga pukelya nila na sinalaksakan ng pera ng bayan galing sa pukelya ni Lisa Tanas. Okay? So ngayon, nagpapanggap si Amy Marcos na kunyari ay humiwalay siya dito sa kanyang kapatid, pero possible ito na bibigyan din siya ng pondo galing sa sa pera ng bayan galing sa confidential fund sa darating na eleksyon. Diba? Kunwari, mga kababayan, sila ay magkahiwalay kasi ayaw ni Amy Marcos na maapektuhan siya sa negative na impact na galit ng taong bayan sa bangag niyang kapatid. Ito ay panglilin lang. Para kunyari, siya ay maayos ang kanyang plataforma, diba? Pero sa totoo lang, the fact na puring-puri pa rin niya at sinusuportahan niya yung kapatid niyang bangag ay walang patutunguhan dahil once na magwagi siya, just in case na magwagi siya, let's say dinaya nila, sharing of power pa rin, magkakasabwat pa rin sila.
Kunyari ngayon, drama-drama lang para hindi siya madamay. Okay? Hindi siya madamay doon sa negative o negativity na ginagawa ng kapatid niya, yung wide, super talamak na korupsyon sa ating bayan. Yun nga, yung mga issue ng kidnapping, smuggling, party here, party there, birthday, duran-duran, flood control, mga ayuda na walang humpay, na pagbibigay ng ayuda na supposedly yan ay centralized. Dapat yung pagbibigay ng ayuda forever yan sa gobyerno. Let's say kung DSWD, DSWD ang hahawak. Ang ginagawa ng mga hinayupak, si iba-ibang mga kongresista, senador, ang nagbibigay sa inyo ng ayuda na popoliticize. Kasi ginagamit ng mga hinayupak na ito tuwing eleksyon o malapit na yung eleksyon. Ngayon, ang ginagawa ngayon ni Amy ay umiiwas pusoy ka. Umiiwas pusoy ka para ma-maintain mo, okay? Ang what? Para ma-maintain mo yung mga bubudulin mo, let's say, Duterte supporters o iba pang mga supporters. Ito ang tinatawag na strategy ng mga bangag na magpapanggap na kunyari independiente or independent, 'di ba? Pero pasikreto ang bunal, patalikod, 'di ba? Ang kanyang alignment ay sa corrupt pa rin yung kapatid at pamilya kasi hindi niya kayang isblook. Okay? Hindi niya kayang sabihin sa taong bayan na ang kanyang kapatid ay Adictus Benedictus. Balikan natin, noong panahon ni Pangulo Duterte noong 2017, isusoli daw ang kanilang ninakaw na yaman at mga ginto, sinabi ni Pangulong Duterte. Pero never nangyari yon. Tignan nyo ngayon, imbis na isoli, ano nangyari? Walang humpay na pagnanakaw. Nagbenta pa ng ginto. Diba? Ngayong taon. So, ito yung mga kadahilanan kung bakit ito yung strategy nila ngayon. Para makontrol pa rin nila ang power. Para kunyari, o ikaw, Amy, kunyari, independent ka, ganyan-ganyan. Diba? Para i-manipula ang taong bayan. Si Amy, hindi siya sumama sa mga buwakan ng inang korap niyang kapatid. Sa kanyang sister-in-law kidnapper, smuggler. Ay, tayo mga, let's say, 32 million na bumoto kay Inday. Ililinlangin kayo. Okay? The reason why tumatakbo siya o tatakbo siya ng independent. Para kunwari, dinidistansya niya yung sarili niya dahil alam niyang bagsak, lubog sa totoong survey ang buwakan ng inang kapatid mong bangag. I mean, huwag kang magkipaglokuan sa taong bayan dahil hanggat may hininga ako, hanggat may dugo akong nananalaytay, araw-araw o ulit-ulitin ko na huwag kang iboto kasi kasabwat ka rin ng kapatid mong bangag dahil magkasama kayo since bata kayo. Ikaw na rin nagsabi, di ba, sa mga pelikula nyo na sinuportahan ko na ang kapatid mo ay what? Doon sa pelikula, tamad, sinabi ng tatay mo doon, di ba? Na nag-worry ang tatay mo sa kapatid mo dahil tamad, puro party lang ang alam. Ikaw na rin mismo naglapat ng storyline doon. Ngayon, magpapanggap ka. Lalabas ka sa figure o independent ka, ganyan-ganyan. Kasi gusto mong linlangin ang 32 million na bumoto kay Inday Sara. Kaya nagpapanggap ka na kunyari independent ka. Ito ay kasinungalingan, mga kababayan, at strateheya o strategy nitong pamilyang ito para budulin kayo forever and ever. Kasi alam niya na maraming supporters si Inday Sara. Kaya nga, di ba, lagi siya nakabuntot kay Inday Sara at naawa ka kay Inday kasi tinitira ng mga bangag o ng mga kamag-anak mo at ng inlo mo. O, kasi you want to stay with Inday kasi gusto mong malaman ang mga galawan. Di ba? Kaya nung nalaman mo na ilalabas ang video, actually, di ba sabi ko sa inyo, may mga eksena kayo na ganitong araw magsasalita ka, susasabihin mo na yung totoo. Hindi na nangyari, I mean. Niloko mo ko, niloko mo yung taong bayan. Na sinabi mo magsasalita ka ng July, ay sabi mo pa nga nun eh. Di ba? Ang sabi mo, ito, sabi ng ano, ng staff mo, nakachika ko, ano ang sabi? O, magsasalita ka, okay? Nung
after pag-resign ni Inday as Secretary of Education. E, di ba? Sinabi ko yun sa inyo mga palangga, inantay ko. Wala. Di ba? Ang sabi, o sige, sa pag-turnover na ni Inday, pag na-turnover na niya yung you know, kay yung bagong Secretary of Education, wala ka pa rin sinabi. So, ibig sabihin, wala kang loyalty sa kaibigan mo at wala kang loyalty sa taong bayan. Dahil alam mo nga, ang Adictos Benedictos ang iyong kapatid at sinasamantala ng mga tao ngayon na nakaupo, na sinasabi mo mga traidor, na mga sinasapian, sabi mo, na napapalibutan ng mga ng mga Jejimon. Okay? Tapos ngayon, ayaw mo magsalita? Independent ek-ek ka? Kasi kahit mag-independent si Amy Marcos, mga palangga, pwede pa rin siya pasikreto na babak-upan siya financially ng kanyang kapatid. Kasi hindi nga, di ba? Sinasabi niya, pinaprotektahan niya yung ading niya. So the fact na pinaprotektahan niya ang isang, yung ading niya, bangag na bangag. Ibig sabihin, hindi niya pinaprotektahan ang Pilipino. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Pero bago ang pagiging independent niya, gusto ko lang ipaalala kay Senator Amy Marcos na wala ka ng kredibilidad. Okay? Senator Amy, nakakarimarim. Okay? Dahil ang pagkonsinti mo sa iyong kapatid, alright? Sabi mo nga, ang iyong pangalan ng iyong ama, di ba? Nung kayo ay nanalo, ito ay pag-redeem sa inyong pangalan. Pero sa kabila ng pagkapanalo, eh, ito na nga, nakita ng taong bayan na ang kapatid mo ay bangag. At alam mo naman, ngayong gabi na ito, mayroon tayong ibubukelya. So marami ka na kasing, Amy Marcos, marami ka na kasing hanash. Ang dami mong mga eksena noon, I think this first quarter of the year, nung nagsalita ka doon kay sa kongregasyon ni Senator Villanueva, na sinasabi mong napapaligiran ng ahas ang kapatid mo. Sabi mo pa nga, Panginoon, himukin mo ang aking kapatid, ganito, ganyan. Ano ba sabi mo exactly? Talk about that dramatization 101. Ang mga statement mo dati, sabi mo, Panginoon, ayun, sa GIL, Jesus is Lord Fellowship. Remember that, mga kababayan? Ang sabi ni Amy Marcos, Panginoon, haplosin ninyo nawa ang puso ng aking kapatid. Ang puso ng kapatid mong itim at pulboronic. Ngayon sabi mo pa, buksan ninyo ang kanyang mga mata at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Dahil mo sinasabi, nakakarimarim na. So alam mo naman na demonyo ang kapatid mo, di ba? Alam mo naman na demonyo yung asawa niya. Mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, bago ko po inilabas ang Bulburon video, ay may idea si Amy Marcos. Wala nang patumpik-tumpik pa. I will try my best magpakahinahon ngayong araw na to. Yung Bulburonic video, bago inilabas yun, alam ni Amy Marcos na lalabas yun. At alam niyang authentic yun. Pero actually, ayon sa kanyang mga nakapaligid sa kanyang mga sangkatauhan, which is nakausap ko ang iba sa kanila, mabubuti naman ang iba sa kanilang mga friends of friends, di ba? Ay talagang matagal nang hinahanap ni Amy para mag-chika-chika boom-boom tayo ng cool call today para mas bongga. 2 years mong hinahanap o hinahunting yung video. Okay? 2 years hindi para ilabas ang video. 2 years kasi gusto mong huntingin yon yung video para makuha mo, hindi para sabihin sa taong bayan na ang kapatid mo ay Adictos Benedictos. Kaya hinahunting mo, matagal nyo nang hinahanap kasi maaring gusto mong bilhin para hindi na lumabas sa publiko, di ba? So ngayon, napag-alaman ko, mga palangga, ikaw, Senator Amy, huwag na tayo maglokohan. Okay? Ikaw na lang babanggitin kong pangalan. Meron kang staff, di ba? At sa inyo na yung video na yon, alam niya. Alright? So, alam niya yung video na yon. Nung July, fast forward na tayo, akala ko,
o inahunting mo yung video para, o inahanap mo yung video para sabihin sa taong bayan na ang kapatid mo ay addict, na ang kapatid mo ay bangag. Pero lingid sa kaalaman ng taong bayan ay gusto mo palang pagtakpan ang kapatid mo.